Sander, bet mag-sorry kay Catherine. Herlene, dumalo sa puntod ng lola binatikos. Julia, may hana siya relasyon kay Gerald. MJ, sinabihang retokada, sinupal palang basher. Jane, epal sa production. Pilipinas, updated ka na ba? Sander, bet mag-sorry kay Catherine. Dahil sa kanyang ginawa na ikinagalit ng mga fans ay nais na personal na humingi ng paumanhin ang internet sensation at content creator na si Sander Ford kay Catherine Bernardo. If anyone still remembers him, siya si Marlo Arizabal in real life na ginawa noon ng makeover ng programang Rated K ni Corina Sanchez. At one point, nakapanakit si Sander sa pang-o-okray sa physical appearance ni Catherine. At pinagsisisihan daw niya ito. Sa katunayan, nag-sorry na raw si Sander sa mga supporters ng aktres, pero mas gusto niyang personal niyang makaharap ito. He made this confession sa vlog interview ni Oggy Diaz na sinasabing bayad daw ang kanyang ginawa. In fairness daw, sa kanya ay aware naman siya na very pleasant ang dating ni Catherine. Nagtukso lang daw talaga siya na financial na ganan siya ng kanyang kagagawa. Pagkatapos ng medyo matagal na pananahimik, muli nagparamdam si Sander dahil magiging tatay na raw siya. Buntis kasi ang nobya niyang si Gina Magno. Ang masaklap nga lang, target ng mga basher na ang kanyang anak, hindi pa man ito sinisilang, which is unfair. Ang atraso ng magulang ay hindi dapat pagdusahan ng anak. Pilipinas, updated ka na ba? Julia, may hanash sa relasyon kay Gerald. May pahayag si Julia Barreto sa relasyon nila ni Gerald Anderson sa November issue ng Cosmopolitan. Sinabi niya na natutos na siya sa pagkakamali niya dati sa pag-oversharing ng kanyang personal life sa publiko. Now, you know that it's a known fact that I am in a relationship with him, but they really don't know anything about our relationship, so it's hard for them to form an opinion about it. It's a conscious effort, so it's something I keep private up to this day, but it doesn't mean I am not proud of our relationship. It's rare, diba, that I share posting milestones of her relationship with Gerald, but they're really nice, happy moments that I'm happy to share, pahayag ni Julia. May sinabi rin siya sa paulit-ulit na breakup nila dahil lang sa hindi niya pagpo-post at pag-a-update tungkol sa kanila. It's okay, it's fine. I don't get pressured about it. Again, I don't live my life for other people anymore. And I feel like there's nothing to prove to people. Sabi pa ni Julia, I'm so secure with my relationship. I really don't have anything to prove. I feel like there's a lot of negativity in the world that they just want everybody to be unhappy. But it's not the case. If you feel like you're unhappy, then you opt to get inspiration and courage to live a life that you will be happy. You know, for negative people, I mean, we are not always happy all the time. We work to live the life kung saan tayo masaya. So I hope they can do the same, sabi pa niya. Pilipinas, updated ka na ba? Jane, epal sa production. Nakapagtatakang never pang nagkakasama sa isang TV or film project sina Coco Martin at Jane De Leon. Pero wag ka, tila nag-rub off kay Jane ang off-cam role ni Coco na tumayong creative director ng show nitong Ang Probinsyano. Kwento ni L.A. Santos na kasama ni Jane sa Darna, pati raw ang acting ng mga co-stars nila ay pinapansin ni Jane. Pag hindi raw medyo pasado kay Jane ang ibinibigay na acting ng mga ito, she calls their attention. Maging hanggang editing daw, itsurang alauno o alas dos ang madaling araw ay nakabantay si Jane. Aba kulang na lang ay maging assistant director or editor si Jane sa sobrang metikulosa. Bagamat kapuri-puri ang malasakit ni Jane na napakagandang lalo the first ever series niya ang ABS-CBN
sasabihin ay marami na ring na-oo yan sa kanya. For one, bilang cast member and lead star at that, dapat daw ay tumutok na lang ito kung paano niya ma-improve ang acting niya. Marami kasing nagsasabing sablay si Jane sa acting department. So, imbis daw manita siya ng acting ng may acting, kung kanya muna ang pag-alagaan niya ng atensyon, sukdulan na rin daw ang pagbabantay nito sa editing. That being a technical aspect ay hindi na raw dapat pakilamanan ni Jane. Understandable daw ang pagtutok ni Coco sa serye niya noon dahil sa tagal na rin itong bilang artista. Eh si Jane, eh wala pa naman daw napapatunayan. Kulang na lang daw ay sabihan nila si Jane na nagmamagaling at umeepag. Your reaction, Jane? Pilipinas, updated ka na ba? MJ, sinabihang retokada, sinupalpal ang basher. Who says that beauty queens are not the type who'd lash back with their bashers? Ibahin nyo si Miss Universe Philippines 2014 Mary Jane or MJ Lastimosa na nakatikim ng rumesbak mula pang inokray ng basher. Nag-ugat ito nang mag-post si MJ ng video kung saan nakasama sila ng Mexican candidate ng Miss Earth 2022 na si Indira Perez Meneses. Very noticeable ang pagkakahawig nila. Pero may isang basher na nagmaasim. Comment ng basher named Cedric, retokada rin. Hindi ito pinalampas ni MJ na sumagot ng oo, I can afford it. Dumepensa naman ng basher who replied na hindi naman daw niya kini-question kung afford o hindi makapag-retoke. Alam naman daw nung Cedric na may pagkukunang resources si MJ. Doon nagbalik tanaw si MJ who is 2011 was bullied for her body. Pero na-address na daw niya ito. Anya, may nagmukahi pa raw na ipatapyas nito ang kanyang tadyang dahil maliit ang baywang niya. Still, medyo off track ang sagot ni MJ sa basher on the retoke issue. Pero sapat ng panonopla ang resback nila na Kerry namang nagustuhan ang pagpaparetoke, to which ay nananahimik na ang basher na tinawag pang madam ni MJ. Edi, nakatikim ang basher. Pilipinas, updated ka na ba? Herlene, dumalaw sa puntod ng lola, binatikos. Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang mga litratong pinost ni Herlene Budol sa kanyang Facebook at Instagram account. Herlene was seen wearing navy blue pajamas, nakapikit at yakap ang puntod ng kanyang lola Virginia. For the most part of her life, lumaki siyang kasama ang kanyang lolo't lola. Napag-alaman na ang pakay ni Herlene sa pagbisita sa puntod ng kanyang lola Vering ay ang para isumbong ang kanyang naging karanasan sa Kampala, Uganda. Herlene was supposed to represent the country in the Miss Planet International na dapat sana'y idinaos noong November 19. Kabilang si Herlene sa mga dismayadong kandidata sa nagresulta ng kanyang pag-back out. Herlene visits at her lola's grave, however, didn't sit well with most netizens. Anila, malinaw daw na isang publicity stunt yon para makakuha ng simpatsya mula sa publiko kaugnay ng malungkot niyang international pageant experience. May mga nagmamalasakit naman kay Herlene ang nagsabing dapat ay maging maingat sa mga pinost niya sa social media lalo't may pangalan na siyang nilikha. Sa isang banda, may mga nagtanggol naman kay Herlene. Let's face it, isa sa mga endearing traits ni Herlene ay ang pagiging totoo at unfiltered niya. Kinagiliwan ng publiko ang matapat niyang pag-amin ng kanyang mga limitasyon. Herlene was even quoted to have said, "Ako yung bobong willing matuto." Samantala, since nagbalik na mula sa Uganda si Herlene, ay nakatakda ng ipagpatuloy ang taping for her first full-length series on GMA, Ang Magandang Dilag.
Pilipinas, updated ka na ba? Sander, bet mag-sorry kay Catherine. Dahil sa kanyang ginawa na ikinagalit ng mga fans ay nais na personal na humingi ng paumanhin ang internet sensation at content creator na si Sander Ford kay Catherine Bernardo. If anyone still remembers him, siya si Marlo Arizabal in real life na ginawa noon ng makeover ng programang Rated K ni Corina Sanchez. At one point, nakapanakit si Sander sa pang-o-okray sa physical appearance ni Catherine at pinagsisisihan daw niya ito. Sa katunayan, nag-sorry na raw si Sander sa mga supporters ng aktres pero mas gusto niyang personal niyang makaharap ito. He made this confession sa vlog interview ni Oji Diaz na sinasabing bayad daw ang kanyang ginawa. In fairness daw, sa kanya ay aware naman siya na very pleasant ang dating ni Catherine. Nagtukso lang daw talaga siya na pinansyal na ganan siya ng kanyang kagagawan. Pagkatapos ng medyo matagal na pananahimik, muling nagparamdam si Sander dahil magiging tatay na raw siya. Buntis kasi ang nobya niyang si Gina Magno. Ang masaklap nga lang, target ng mga basher ang kanyang anak, hindi pa man ito sinisilang, which is unfair. Ang atraso ng magulang ay hindi dapat pagdusahan ng anak. Pilipinas, updated ka na ba? Julia may hanas sa relasyon kay Gerald. May pahayag si Julia Barreto sa relasyon nila ni Gerald Anderson sa November issue ng Cosmopolitan. Sinabi niya na natutos na siya sa pagkakamali niya dati sa pag-oversharing ng kanyang personal life sa publiko. Now, you know that it's a known fact that I am in a relationship with him, but they really don't know anything about our relationship, so it's hard for them to form an opinion about it. It's a conscious effort, so it's something I keep private up to this day, but it doesn't mean I am not proud of our relationship. It's rare, diba, that I share posting milestones of her relationship with Gerald, but they're really nice, happy moments that I'm happy to share, pahayag ni Julia. May sinabi rin siya sa paulit-ulit na breakup nila dahil lang sa hindi niya pagpo-post at pag-a-update tungkol sa kanila. It's okay, it's fine. I don't get pressured about it. Again, I don't live my life for other people anymore. And I feel like there's nothing to prove to people. Sabi pa ni Julia, I'm so secure with my relationship. I really don't have anything to prove. I feel like there's a lot of negativity in the world that they just want everybody to be unhappy. But it's not the case. If you feel like you're unhappy, then you opt to get inspiration and courage to live a life that you will be happy. You know, for negative people, I mean, we are not always happy all the time. We work to live the life kung saan tayo masaya. So I hope they can do the same, sabi pa niya. Pilipinas, updated ka na ba? MJ, sinabihang retokada, sinupalpal ang basher. Who says that beauty queens are not the type who'd lash back with their bashers? Ibahin nyo si Miss Universe Philippines 2014 Mary Jane or MJ Lastimosa na nakatikim ng rumesbak mula pang inokray ng basher. Nag-ugat ito nang mag-post si MJ ng video kung saan nakasama sila ng Mexican candidate ng Miss Earth 2022 na si Indira Perez Meneses. Very noticeable ang pagkakahawig nila. Pero may isang basher na nagmaasim. Comment ng basher named Cedric, retokada rin. Hindi ito pinalampas ni MJ na sumagot ng oo, I can afford it. Dumepensa naman ng basher who replied na hindi
naman daw niya kini-question kung afford o hindi makapag-retoke. Alam naman daw nung Cedric na may pagkukunang resources si MJ. Doon nagbalik tanaw si MJ, who is 2011 was bullied for her body. Pero na-address na daw niya ito. Anya, may nagmukahi pa raw na ipatapyas nito ang kanyang tadyang dahil maliit ang baywang niya. Still, medyo off track ang sagot ni MJ sa basher on the retoke issue. Pero sapat ng panonopla ang rest back nila na Kerry namang nagustuhan ang pagpaparetoke, to which ay nananahimik na ang basher na tinawag pang madam ni MJ. Edi, nakatikim ang basher. Pilipinas, updated ka na ba? Herlene, dumalaw sa puntod ng lola, binatikos. Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang mga litratong pinost ni Herlene Budol sa kanyang Facebook at Instagram account. Herlene was seen wearing navy blue pajamas, nakapikit at yakap ang puntod ng kanyang lola Virginia. For the most part of her life, lumaki siyang kasama ang kanyang lolo't lola. Napag-alaman na ang pakay ni Herlene sa pagbisita sa puntod ng kanyang lola Vering ay ang para isumbong ang kanyang naging karanasan sa Kampala, Uganda. Herlene was supposed to represent the country in the Miss Planet International na dapat sana'y idinaos noong November 19. Kabilang si Herlene sa mga dismayadong kandidata sa nagresulta ng kanyang pag-back out. Herlene visits at her lola's grave, however, didn't sit well with most netizens. Anila, malinaw daw na isang publicity stunt yon para makakuha ng simpatya mula sa publiko kaugnay ng malungkot niyang international pageant experience. May mga nagmamalasakit naman kay Herlene, ang nagsabing dapat ay maging maingat sa mga pinost niya sa social media, lalo't may pangalan na siyang nilikha. Sa isang banda, may mga nagtanggol naman kay Herlene. Let's face it, isa sa mga endearing traits ni Herlene ay ang pagiging totoo at unfiltered niya. Kinagiliwan ng publiko ang matapat niyang pag-amin ng kanyang mga limitasyon. Herlene was even quoted to have said, "Ako yung bobong willing matuto." Samantala, since nagbalik na mula sa Uganda si Herlene, ay nakatakda ng ipagpatuloy ang taping for her first full-length series on GMA, Ang Magandang Dilag. Pilipinas, updated ka na ba? Jane, epal sa production. Nakapagtatakang never pang nagkakasama sa isang TV or film project sina Coco Martin at Jane De Leon. Pero wag ka, tila nag-rub off kay Jane ang off-cam role ni Coco na tumayong creative director ng show nitong Ang Probinsyano. Kwento ni L.A. Santos na kasama ni Jane sa Darna, pati raw ang acting ng mga co-stars nila ay pinapansin ni Jane. Pag hindi raw medyo pasado kay Jane ang ibinibigay na acting ng mga ito, she calls their attention. Maging hanggang editing daw, itsurang ala uno o alas dos ang madaling araw ay nakabantay si Jane. Aba, kulang na lang ay maging assistant director or editor si Jane sa sobrang metikulosa. Bagamat kapuri-puri ang malasakit ni Jane na napakagandang, lalo the first ever series niya ang ABS-CBN, ay marami na rin na-OOAN sa kanya. For one, bilang cast member and lead star at that, dapat daw ay tumutok na lang ito kung paano niya ma-improve ang acting niya. Marami kasing nagsasabing sablay si Jane sa acting department. So imbis daw manita siya ng acting ng may acting, kung kanya muna ang pag-alagaan niya ng atensyon. Sukdulan na rin daw ang pagbabantay nito sa editing. That being a technical aspect ay hindi na raw dapat pakilamanan ni Jay. Understandable daw ang pagtutok ni Coco sa serye niya noon dahil sa tagal na rin itong bilang artista. Eh si Jane, eh wala pa naman daw napapatunayan. Kulang na lang daw ay sabihan nila si Jane na nagmamagaling at umeepag. Your reaction, Jane?
Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-subscribe na po sa aming YouTube channel, Pilipinas Updated. At i-click ninyo ang notification bell button para ma-update po kayo sa mga bago naming balita. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!